para kang hinukay, para kang hinukay ng ilang dekada na sa lupa na buling bumangon sa iyong pagkakahimlay. Ang yabang mo magsalita. Akala mo kung sino ka, napakagaling. Hello guys, good morning, this is Nitan and welcome back to my channel. At bago pong lahat guys, huwag nyo pong kakalimutan mag-like, mag-subscribe, and click nyo rin po yung notification bell para ma-update po kayo sa bago kong video. Guys, nandito naman kayo sa aking digdig para pag-usapan naman natin yung mga kaganapan na nakapalibot sa atin, saan masulok ng bansa, saan masulok ng mundo, lao-lao na po yung mga kaubahan natin OFW. Maraming maraming salamat po at hindi kayo nagkasawang manood sa mga video ko. Guys! Kung naalala nyo, mayroon akong in-upload yung nakaraan regarding doon sa kaubayan nating OFW sa Taiwan na kung saan pinagmumura niya yung mga supporters ni Duterte. Kinukontra niya yung mga ginagawa ng pamalahan dito sa Pilipinas. Diba? Kung mapapansin nyo yun. At ito guys, mayroon naman siyang video. At ganun pa rin. Diba? Mga kupal kung ano-ano mga pinagsasabi niya sa mga DDS daw. Panoorin nyo itong video guys. Ay aba! Huwag naman sana kayong masyadong loyal sa Pangulo. Isipin nyo naman yung kapakanan ng mga anak nyo. Isipin nyo naman din sana kapakanan ng pamilya nyo. Huwag nyo lang isipin ang utos ng Pangulo. Dahil hindi lang kami ang nahihirapan, hindi lang kaming mga taong mamamayan ang nahihirapan. Sigurado ako, 80% ng mga kamag-anak ko, kamag-anak nyo ay umaangal na rin sa hirap ng dinanas nila ngayon. Ngayon sabihin nyo, na wala kaming ambag. Panayreklamo kami? Aba! Napakagaling nyo naman. Sabihin pa ni Butike yung panelo, wala kaming ambag sa bayan. Anong iambag namin sa bayan? Oh, ano? Butike yung panelo. At kumusta na nga pala? Doon naman tayo kay Bato. Kumusta nga pala? Ha? Yung pagiging loyal mo sa Pangulo, kumusta na? Ha? Wala bang apektado iniisa sa pamilya mo sa hirap ng buhay ngayon? Wala bang apektado ni isa sa pamilya mo ang pahirap ng ginagawa niyo sa Pangulo? Ay ginagawa niyo sa bayan? Ngayon niyo ako sabihing ipabarang niyo ako. Ngayon niyo ako sabihing ipapahanap niyo ako ng Pangulo ay para ipapatay ako. Ngayon niyo sabihin yan, mga kupal nga mga DDS, mga putang ina kayo. Lusot pa rin. May padulas. Ha? With escort pa. Ganon kagaling ang ating pamahalaan. Diba? Ano, kumusta ng mga DDS dyan? Kumusta ng mga kupal dyan? Kaya pa ba? Ano? Magtambak na kayo ng maraming asin. Nang kahit pa paano, may malamon kayo, may partner kayo yan sa bigas. Nakakagigil kayo, ha? Tapos, ito pa. Ha? Ito pa. May nababalita. Hindi ko alam kung totoo ito o hindi. Hindi ko alam kung talaga ba itong mangyayari. Bukas daw, 28. Total lockdown. Hindi ako sure, ha? Pero yun ang lagi kong nababasa, eh. Yun ang nababasa ko halos lahat sa araw na to. Hindi ko sure kung totoo o hindi. Kung sakaling man, totoo. Ilang linggo mo ba yan pinag-isipan, Mr. President? Ilang linggo mo ba iniisip yan na kaming mamamayan hindi mamamatay sa virus kundi sa gutom? Ha? Una pa lang, Mr. President, kaming nandito sa OFW na inaasahan sa mga kamag-anak namin. Na umaasa sila sa aming padala. Paano sila makakabili kung wala kaming ibibigay sa kanila? Ngayon, anong ibibili nila? In short, hindi mamamatay sa virus ang taong bayan, kundi mamamatay sa gutom. So ayan na nga guys, napanood niyo yung video niya, di ba? So nakakagigil, ang buntot na babaita na yan. Kung makatawag ng butiki, akala mo kung ang taba-taba niya ay buntot balat na rin ang puta. Di ba? At bakit mo ba laging inaano ang Pangulo, sinisisi mo itong nangyayari dito sa Pilipinas sa presidente? Presidente ba ang may kagagawa nito? At kung sino-sino pa ang mga taong binibigkas mo, sinisisi mo sa pangyayari dito sa problema ng Pilipinas? Kung nag-abroad ka man, huwag mong sisihin ang gobyerno. Decision mo yan. Decision mo yan, mag-abroad ka. Walang nagtulak sa'yo, walang nag-utos sa'yo kung bakit nandiyan ka sa ibang bansa. At huwag mong sisihin ang gobyerno ng Pilipinas kung anong nangyayari dito sa bansa natin. Kasi nga, kahit sinasabi ko nga na kahit sinong presidente magaling, napakagaling sa buong mundo, kung ang mga nasasakupan niya, mga katulad sa inyo mag-isip, walang mangyayari. Walang mangyayari improvement sa Pilipinas. Kasi bakit? Mga utak talaga kay mga
puta. Di ba? At kung makapagsalita, akala mo kung sino napakagaling, akala mo laki-laki na na-introduction sa Pilipinas. Oo, sabihin natin mga OFW, mayroon yan silang contribution, pero hindi yan sapat para ganunin mo lang ang presidente pag sabihan mo lang kung ano-ano. Huwag kang magmayabang kasi nga malayo ka dyan. Isa na nga magkatotoo yan sinasabi mong ipabarang ka, ipahanap ka. Good luck na lang sa'yo, talagang mangyayari talaga yan. Ipapahanap kang babaita ka dahil sa mga pinagangatak-ngatak mo. Isip-isip muna. Isip, hindi yung kung ano lang, may masabi ka lang. May masabi ka lang regarding sa presidente ng Pilipinas. Hindi mo malang inisip kung gaano nakahirap ang sakripisyo na ginagawa ng presidente. Hindi mo nga nabanggit na ang sahod ng presidente ibibigay niya sa pundo ng Pilipinas eh. Naisip mo ba yon? Hindi, kasi ang tinitignan mo kung ano yung mga negative na mga kahit nga yung sismis lang na mga fake news lang sinasabi mo mag-totally lockdown eh. Diba? Kasi mahilig ka sa mga fake news. Katulad ng pagmumukha mong fake face. Diba? Makapagbutiki ka, akala mo kung sino ka mataba. Tignan mo nga yan sa ano mo, itsura mo. Para kang hinukay ng ilang dekada na sa lupa na buling bumangon sa iyong pagkakahimlay. Ang yabang mo magsalita. Akala mo kung sino ka napakagaling. Wala kang karapatan na alipustain ang presidente ng Pilipinas. At yung mga nagsusuporta sa kanya, wala ka rin pakialam dyan. Pakialaman mo ang buhay mo, magtrabaho ka dyan, magkustos ka dyan, utos ng amo mo. Yun ang trabahuin mo. Huwag mong trabahuin ang mga supporters ni Duterte. Kasi kahit kailan, hindi yan siyang ginalam sa'yo. Ngayon na lang, kasi nga, dyan sa bunganga mo. Siguro pinaglihi ka sa sama ng loob, no? Pinaglihi ka ng mga magulang mo sa sama ng loob kasi ganyan ang ugali mo. Kung ano-anong lumalabas dyan sa bunganga mo. Kung ano daw yung pagkatao mo, yun yung puso mo. Kung ano yun naman ang puso mo, yun yung lilalabas sa mabaho mong bunganga. Kasi kung mabuti kang tao, mabuti kang nilalang, dapat ang nilalabas ng bunganga mo, mga mabuti rin, mga mabubuting asal, mabubuting mga pananalita. Pero hindi, kasi pinagli ka yata sa sama ng loob. Kawawa ka naman. Ang payat-payat mo na nga, kung makapanlaat ka pa ng butiki, akala mo kung sino kang mataba. Tignan mo muna yung sarili mo. Tignan mo muna, manalimin ka muna. At sa susunod na eleksyon, tumakbo ka ng presidente, di ba? Magaling ka. O kaya senador. Di ba? Para pag ikaw naman naging presidente, tignan natin kung gaano kahirap magpatakbo ng isang bayan na napakatigas ng mga pagmumuka na katulad mo. Yung katawan mo na butot-butot balat, malamang, butok ka na lang, wala nang balat. Ganun ang mangyayari sa'yo. Tignan mo yan, hirap na presidente sa pagpapatakbo ng bansa natin. Marami pa rin pasaway, marami pa rin mga negatron na katulad mong nila. Wala sa presidente. Kung nangyayari ito, wala sa presidente yan, sa mga tao yan, sa mga taong matitigas ang mga pagmumukha. Ano bang ibig sabihin ng home quarantine at masyado ka nagagalaiti dyan? Baka naman hindi mo alam, di ba? Kaya nga hindi pinapalabas yung mga tao para hindi na magkahawa-hawa. Ikaw dyan, nagagalaiti ka, nakalam, binila na ang kaluluwa ng presidente kung pagsalitaan mo. Dapat nag-apply ka nalang advisor ng presidente kasi napakatalino mong nilalang. Ikaw na ang bukod tanging napakagaling sa buong mundo kung makapagsalita ka. Ay aba yung pagbumukha mo. Akala mo kung sino ka napakagaling. Kahit, yun ang lagi-lagi kong sinasabi guys, kahit sinong presidente ang umupo, kung ang mga katulad mga nilalang na yan ang kanyang nasasakupan. Maswerte pa nga at ang pangulo natin medyo mabait pa. Dapat matagal na nag-martial law dahil marami ang matitigas ang mga pagmumuka. Saka kahit mag-martial law pa, bakit ka matatakot kung wala ka namang ginagawang masama? Kung wala kang ginagawang
kamilagruhan. Di ba? Maganda nga yun, nababawasan yung kriminalidad. Kasi marami naglipa ng mga kriminal. Katulad ng mga pag-iisip mo, katulad ng pagmumukha mo ng mukhang kriminal. Kaya ang masabi ko sa'yo, good luck na lang sa'yo kung hanggang saan ka aabutin. Good luck na lang. So guys, hanggang dito lang po itong video ko at maraming maraming salamat at hindi kayo nag-isawang manood ng video ko at huwag mong kakalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat. Kung hangga't maaari, huwag na po tayo lumabas ng bahay kung wala namang importanteng pupuntahan. Para yun na lang yung maging contribution natin, yun na lang yung tulong natin sa mga kababayan natin, frontliners, mga health centers, ng mga nagtatrabaho dyan para kung hangga't hindi tayo lumabas, kung wala ka namang pupuntahan, kung hindi ka lalabas ng bahay, ibig sabihin, mababawasan yung pagdami ng mga affected ng virus. Kasi the more na lumalabas tayo, maraming chances na mga mahahawaan tayo. Pero kung nasa bahay lang tayo, di ba, yun na lang yun, maitutulong natin para at least hindi na madagdagan yung kaso ng virus dito sa ating bansa. Maraming maraming salamat po and God bless you us.